Tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Lord. Kailangan daw niya ng S. Sa John 19 verse 11. John 19 verse 11. Kahapon po ay meron akong yung aking kinonsolidate, ano, nag-iisa yung kinonsolidate ko kahapon. And excited siya, tumanggap sa Panginoon. And kahapon ay na-sure ko yung kanyang karal kami ng mga talata na nag-assure ng kanyang kaligtasan, no? Siya ay may buhay na wala hanggan. And then nagbigay ko ng instruction, ano, na sabi ko, isa mo sa mga pinaka-importante mong dapat na gawin, magbasa ka ng Bible. No? And pinaka-best na mag-start ka ng pagbabasa ng Bible sa aklat po ni Juan. No? Kasi ako, ewan ko, basta ako, anong ako'y nagpasimula, mayroong din nagsabi sa akin, mag-umpisa ako sa aklat ni John. No? And it helped me a lot. Sobrang tulong sa akin, ano, na inlaba ko sa Diyos, ano, nang binabasa ko ang Book of John. So, yun din yung payo ko doon. Ngayon, ay itong aklat ni John, ang ating, ito pong talata na ito, medyo, itong chapter na ito, itong mga dramatic, ano na to, dramatic parts na ito ng buhay ng ating Panginoong Jesus, no? Pag pinasa natin yung bandang taas dito, ano, ay dalawang karakter dito, ang Panginoong Jesus at saka yung taong kausap niya dito. No? Sabi dito ng Panginoong Jesus sa John 19 verse 11, Jesus answered, "You have authority over me only because it was given to you by God. So the man who handed me over to you is guilty of a worse sin." No, di ba? Yung kausap niya, si Pilato, ano, kung alam natin, ano, kung sino itong taon to, baka wala ka pa sa dyan. 35 years ka ng Kristiyano, hindi ka pa nakakamasa ng Book of John. Kung wala, makakapting ka ng langit. Sana lang eh. Ano lang eh. Alam natin ka, no? So ang kausap dito ng Panginoong Diyos ay si Pilato. And ano, no? Tiyo mo, na-curious ako dito eh. Nabasa ko ah. Tiyunutin mo ah. Sabi niya kay Pilato, sabi niya, "You have authority over me only because it was given to you by God." No? Tapos sabi, dinutong niya, sabi, "So the man who handed me over to you is guilty of a worse sin." No? Parang sabi ni Pilato, yung Pharisees kasi yun, yung humuli sa kanya, yung nagsuplong sa kanya ng false na mga accusation. So parang sinasabi, si Pilato parang tatanong, bakit? Ano ibig mong sabihin? Yung mga tao ba na yun, yung ginawa nila was beyond the authority of God? Ah, parang gano'n, no? Parang they acted on their own accord. Parang gano'n, no? Ah, ganun ba yun, mga kapatid? Ah. So itong si Pilato, sabi ni Pilato, sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, "Ikaw, you are acting only because God wanted you to do this." Na parang kaya nga si Pilato, di ba, naghugas ng kamay eh. Yun, naghugas ng kamay si Pilato. Sabi niya, alam niyo, itong ginagawa ko na to dahil finorse lang ako ng mga tao na ito eh. Diba? So hindi ito galing sa evil heart niya eh. Diba? Hindi, he has nothing to do with Jesus. Kaya nga yung asawa niya eh. Sabi ng asawa ni Pilato, "Have nothing to do with that man." Sabi ganun ng asawa niya, di ba? "Galit ka ba dyan? Ano, namumuhi ka ba sa tao na yan? Bakit mo ginagawa sa kanya yan?" Di ba? Masama ba ang puso mo? Ano, meron ka bang ganun eh, no? Yung ano ng asawa ni Pilato sa kanya. Samantala, yung nag-hand over kay Jesus sa iyon ang talagang driven by their evil heart, no? Hindi lamang sila dahil ano, hindi lamang sila dahil participant sila ng isang grand plan ng Panginoong Diyos, kundi grabe, ano, talagang they are nodding their head with authority ng pagsang-ayon, natuwa-tuwa yung kanilang puso, ano, kapatid, doon sa ginagawa nila.
accepted. Yun po yung point dito ng Panginoong Jesus. Now, so ang dumating sa akin na kaugnay doon sa tanong nung ano eh, no? Tanong na kung tayo eh meron ng ano, kung tayo meron ng bagong nature, bakit nagagawa tayo ng masama, no? Nakagawa pa rin tayo ng masama. Ito naman, ano, kung tayo po ay kung kontrolado ng Diyos ang buhay natin, kung tayo ay sumampalataya na sa ating Panginoong Jesus, ano, bakit may mga evil circumstance na naranasan pa tayo, no? Yun po yung tanong na po pwede nating sagutin sa pamamagitan po ng talata na ito, 'di ba? Parang ang Panginoong Jesus, Panginoong Jesus na ito eh, ano? Eh bakit merong evil circumstance na naranasan siya, ano? Kaya yung sabi niya kay Pilato, alam niyo, kaya niyo lang nagagawa sa akin 'to. Kaya may evil circumstance na napapairal kayo sa buhay ko, ano? Because this is according to the purpose and authority ng Diyos. No? So yung ating pong devotion ngayong umaga na ito, evil circumstances in a believer's life. No? Evil circumstances in a believer's life. Bakit ba ako mananampalataya? Merong mga evil circumstances na napaiiral pa sa buhay ko, nang pangyayari pa sa buhay ko. No? Mga kapatid, ay ba doon? So number one, mga kapatid, ito ay significant part ng plan ng God, no? Ang evil na nangyayari sa buhay ng Panginoong Jesus, no? Hindi dahil nagkakasala siya, ano? Hindi dahil nakagawa sa circumstances ng pagkakasala. Kasi mga kapatid, madalas, ano? O sana hindi naman ganun kalas, ano? Pagka ang mga evil circumstances sa buhay natin ay bunga na, ano, consequences ng ating mga pagkakasala, no? May ganon. No, hindi ko na nga nasulat dito eh. No, hindi ko na nasama dito kasi ang gusto ko ay pagka tayo, in-assume ko na tayo ay mananampalatayang angat sa Diyos, mananampalataya na sumusunod sa Diyos. Kapag tayo po ay mananampalataya, ano, na sa buhay sa harapan ng Diyos, ano, mabarang sa pag-ibig sa Diyos, no? Minsan ay mainit sa Diyos, minsan ay pasaway sa Diyos, no? Pagka ganun tayong Kristiyano, ano, eh huwag mo na akong tanungin kung bakit may mga evil circumstance sa buhay mo, no? Tanungin mo sarili mo, no? Ay, hindi ka naman sa talaga pag-aari ng Diyos, no? Kaya, ano, minsan mga tinatanong natin sa Diyos, eh alam naman natin talaga ang sagot, no? Sasagutin tayo ng Diyos, ikaw ba, anak, bakit ba sa tingin mo, no? Eh kasi namamangka ka sa dalawang ilog eh. No. O akala mo nga namamangka ka sa dalawang ilog pero isang ilog lang naman talaga pinamamangkaan mo. Eh yun ay ilog ng diablo, ano, apoy ng impyerno yung ilog na pinamamangkaan mo. At kakakata, bakit may mga evil circumstances sa buhay mo? No? Pero ito kapatid, sa lesson natin, sa devotion natin ngayong umaga, ano, ito ay assuming na tayo po ay isang tapat na naglilingkod, sumusunod sa Panginoong Diyos. No? Hindi tayo yon. Ay, tayo pala yon. Ano? Inigising ko lang yung ating ano, consciousness. Okay, ano? Sa one, no? Nakaupo tayo sa harapan ng Diyos ngayon. At nasasabi natin, Lord, ako po ito, no? Ako kunyari ang Panginoong Sus, ano? Na ang Panginoong Sus, nakakaranas ng evil circumstance sa kabila ng kanyang pagiging tapat sa pagsunod sa kanyang ama. Diba? So kapag naman tayo kapatid, ito po mga paliwanag doon. Number one, yung nararanasan nating evil sa buhay natin ay significant na part ng plan ng God. Amen. No, hindi po siya, ano, alam nyo, meron pong nagagawa ang evil sa atin na hindi nagagawa ng good. No, hindi kayang gawin ng good. No, ang Panginoong Jesus ko walang evil ano nung panahon na yon ay paano niya isasagawa yung hindi niya kinakailangan mamatay, wala namang evil, ano, wala kasalanan kinakailangan tubusin, wala tayong kasalanan kinakailangan tubusin tayo from, ano, so walang evil, walang direct na mangyayari. Kaya po yung mga hindi nating kapatid eh na nagsasabing kapatid daw natin eh nasa IRM ngayon eh, no. Galit yung katabi ko dito, ano? Ay ang teology eh
ang Diyos ang nagpasimula ng masama para daw mahayag yung kanyang ano, yung kanyang kadakilaan, no? So, kung ganoon ang theology natin, ano, kapatid. Pero eto nangyari at dito sa circumstance ng Panginoong Jesus, ano, ang makaganap ano noong bahagi ng plano na ito ng Panginoong Diyos ano ay evil lang talaga. No, kasi ay itong masama talaga. Kailangan itong maging bahagi ng karanasan ng ating Panginoong Jesus. No? Pero hindi po ang Panginoong Diyos ang nagplano. Ano, hindi po ang Panginoong Diyos ang nag-instigate. Ano, kapatid, baka sabihin natin, o bahagi pala talaga ng plano ng Panginoong Diyos na may masama. Hindi po. Ano, kapatid? Nagamit ng Panginoong Diyos itong masama, itong diablo, yung kanyang pagiging masama, ano, para maisakatuparan yung kanyang plano, no, sa buhay natin. Baka i-enjoy natin yung masama sa buhay natin, no, kapatid? Sabihin natin, o, bahagi pala ito ng plano ng Panginoong Diyos at magtampisaw tayo doon sa masamang bagay na yung naranasan natin, i-enjoy natin. Hindi po, kapatid, ano? Gets ba, kapatid? O, magulo ba ako? No? Hindi naman. Sana kakaintindihan tayo, ano? Ang minsan, ano, ang evil, malinda na lang talaga, ano, pag alam na alam natin, kapatid, na itong evil na nangyayari sa buhay natin ay sirkumstansya ng isang bagay na masama na ginawa natin, no? Pagka ganun, eh, hindi mo sasabihin, kapatid, na bahagi yan ang plano ng Panginoon Diyos, no? Bahagi yan ng pagkakasalang ginawa mo. Bahagi yan ng katigasan ng ulo natin laban sa Diyos, no? Kaya, sa halip na hindi kasama sa plano niya, yung ginagawa natin, eh, napapasama kasi doon sa pagsuway natin sa Panginoong Diyos. No? Pero kapag tayo ay masunurin sa Panginoong Diyos, tapat tayo na sumusunod sa Panginoon, at may nangyayaring evil na circumstances sa buhay natin, nagagawa ng Diyos na maging magresulta sa mabuti yung mga pangit na hindi maiwasang maranasan natin. No, kapatid? Ang Panginoong Diyos ay He lets something good come out, something bad na bahagi ng circumstance ng ating buhay. No? Kapatid? Amin ba doon? So I pray meron po tayong nag-gets doon, ano, kapatid? Medyo. O paano na ipaliwanag? Ano? Pangalan ko, kapatid, evil circumstances in a believer's life instigated by evil, ano, but not without God's permission. Ano, ito po yung sinasabi dito ng Panginoon kay ano kay Pilato, ano, at saka yung mga nag-hand over sa Panginoon doon sa kay Pilato, sabi ganoon ng Panginoong Jesus, ano. No, akala nitong mga Hudyo na ito, o kaya si Pilato, that time, mga akala niya ay siguro yung kanyang pagsasalita ang dating sa Panginoong Jesus is if it was as if si Pilato ano ay parang kinikilala ka ng maraming mga tao na ito na kind of authority, pero ngayong oras na ito nandito ka sa harapan ko na I am exercising authority over you. Parang siguro ang ginawa ng Panginoong Jesus doon, in-address yung ano, yung teka Pilato, baka ikasama mo pa ito, ano. Pasalamat ka nga sa Diyos, kinagamit ka ano na para maging bahagi nitong plano niya. Ang magiging pagpapalan nito sa iyo ay makita mo, no? Makita mo na Panginoong Sus, bakit ako nandito sa harapan mo? Ano? I am supposedly Lord, wala po akong otoridad na i-try ka, ikaw po ay King of Kings, 'di ba? Kung nakita ni Pilato yung sino tong nasa harapan niya, ganun ang mangyayari kay Pilato, eh. It will humble him, ano? Yung makita niya na, Lord, grabe, Panginoon, ginawa po akong part ng Diyos na para dito sa, ano, sa karanasan mo dito sa lupa. Sino po ako? Nagalun si Pilato dun, eh. So, ang ginawa po ng Panginoong Jesus dito, in-address ka agad siya, inano ka agad siya. Na, kasi, ano eh, yung family ni Pilato, tinatrabaho ng Diyos. Ano? Yung asawa, sabi ng asawa, dinalaw ko sa panaginip, ano? Dinadalaw ko sa panaginip ng Diyos, no? Yung ganun, di ba? So, ibig sabihin, at that time, wala tayong kamalay-malay, wala tayong alam, ano, di ba? Itong si Pilato, isa po ito sa mga naging
naging matatag ng mananampalataya ng Panginoong Jesus, ano, dahil dito sa circumstance na ito. Kaya nung nangyayari ito, ano, in-address kagad siya ng Panginoong Jesus, Pilato, sabi gano'n, ang tanging authority mo lamang ay dahil bahagi ka ng plano ng Diyos. Ay, gano'n, batid. So minsan may mga circumstances sa buhay natin, ano, na ang diablo ang may pasimula, di ba, yung kay Job, ano, sabi ng diablo sa Panginoong Diyos, ganyan ba yan si Job dahil kundi dahil pinagpapala mo? No, so yung nararanasan ni Job na sirkonstansya, hindi na ang Diyos ang may ano doon eh. No, ang diablo na nag-initiate eh. Sabi ng Diyos, sige nga, try mo, no. Ano, so wisdom ng Panginoong Diyos, ang alam pa rin ng Panginoong Diyos, alam mo diablo, akala mo lang ikaw may pasimula nito eh, pero ang Diyos pa rin ang may plano eh, ba? And later, sabi kasi ng Panginoong Diyos, alam mo, yung kasing double portion, hindi ko matuturo kay Job kung hindi ikaw ang magtuturo eh. So, akala ni Satanas eh, yari ka sa akin ngayon, sabi ni Satanas eh, hindi alam sa akin ng Diyos, yari ka sa ikaw, yari sa akin. No? Yung double portion ng blessing, no, na alam nyo, gaano karami istorya ng double portion sa Bible. Maghanap po kayo sa Bible ng double portion na blessing. No? Parang sa halal po, dalawa lang yan eh. Job at saka Elisha. No? Double portion? No? Job. Double portion sa dulo, Elisha. No? Ni-wrestling ng Diyos si... Ni-wrestling ni Elisha ang Diyos. Di ako papayag, ano, na di mo igawad sa akin yung double portion. No? Hiningi niya kay ano, hiningi niya kay Elijah, no? Ano ba gusto mo? Sabi ni Elijah. Sabi ni Elisha, wala akong gusto. Hindi, humingi ka. Ayaw humingi ni Elisha. So, sige, kung gusto, kung talaga bibigyan mo ko double portion ng anointing mo, sabi ganoon ni Elisha, no? So binigay ng Diyos kay Elisha double portion. Ilan lang po 'yan, kapatid, no? So minsan yung mga evil circumstances ng buhay natin, dinadala tayo kang malay-malay, ano? Eh double portion pala ang kapalit niyan. No, kapag medyo sobrang sama naranasan natin sa buhay natin, tapos ikaw, takas kang sumusunod sa Diyos, kagaya ni Job. Ano? Si Job, walang ano eh. Alam ni Job, sabi ni Job, as far as I know, matuwid ako eh. Faithful ako. Eh, kaya yung mga kaibigan niya, nung ina-accuse siya ng pagiging unfaithful, sabi ni Job, wala kayong makikita sa akin na unfaithfulness. As far as I know, I am faithful at tapat ako sumusunod sa mga kayo. No? Kaya kayo ganyan makakaroon kasi ganyan kayo sumunod sa Diyos. No? Lahat ng sirkonstansya ng buhay ninyo, alam ninyo, nagaling sa pagiging masuway ninyo. No? Ang akala tuloy ninyo, wala nang taong tapat na sumusunod sa Diyos na nagdadanas ng sirkonstansya sa buhay. No? Kapatid, pag isang taong tapat sa Diyos, sumusunod sa Diyos, nakakaranas ng circumstances, evil circumstances, baka ang dulo niyan, double portion. Amin ba dan? Amin ba dan? Pag sinilip mo ngayon ang buhay mo at mayroon kang evil circumstance at alam mo na ikaw ay tapat sa Diyos, double portion ng dulo niyan. Kapatid. Eh? So, parang kapatid, ano ng evil circumstance, ito, it always pays. Ano, kapatid? It always pays. Again, na-discuss na natin yung sa atin, ano, double portion sa isang taong tapat. Pero doon sa evil, ano, doon yung nagpapakasangkapan, ano, pagka ikaw ay source ng ano, ng evil circumstances ng mga tao, no? Lalo na Kristiyano, ikaw maka-persecute ka sa Kristiyano, no? Maka-persecute ka sa mag-cause ka ng pain sa Kristiyano, sabi po no name ng Panginoon. So the man who handed me over to you is guilty of worse sin. Wag na wag ang galingan ako ano, ng evil circumstance ng isang Kristiyanong tapat lamang na sumusunod sa Diyos. No? Naiingit ako, no? Ano mo? Wala naman niya, simba ng simba. Eh. Tapos ano, wala kamalay-malay. Ano? Nagagamit ka ng diablo para sa evil circumstance sa kapatid mo na tapat lang na sumusunod sa Diyos. Tapos nagtagumpay ka pa, ano, na natulan mo sa iyo, no? Natulan mo sa iyo.
Sabi ng Panginoong Jesus na guilty ka ng worst sin. It's always praise. Kung paano kapatid na yung tao na tapat na sumusunod, meron pong nagpipay po sa kanya yung katapatan niya, double portion. Sa isang nagpapagamit sa Diablo para sa circumstance ng sa mga taong sumusunod sa Diyos. Sabi ng Diyos, hindi yan baliwala sa akin. No? Ang worst nga nung kapatid, yung mamatay ka, ano, mamatay yung tao na yun, na hindi na niya nalalaman yun kasi pagharap niya sa Diyos, no? Manginginig yung lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Lord, hindi ko po alam, gagawin sa harapan ng Diyos. Wala, kapatid? So, I pray na po tayong natutunan, kapatid. O kaya nakita natin sa sarili. Kaya ipasimula ng mga evil circumstances ng mga kapatid natin. Oh, kapatid. Sana naman na hindi, ano? Kapatid. Tayo po ay